Mga quiz, ito nang pinakahihintay nyo ang ma-feature natin ng Tower of Power, Benji Paras. Hanggang ngayon, umiikot pa rin sa isipan ng mga tao ang katanungan kung bakit maaga siyang nagretiro. Sa edad na 34 pa lang, hindi na siya nagdalawang isip na huminto. Although, bumalik naman siya sa San Miguel, pero hindi rin nagtagal. Sa katanungan, maraming dahilan kung bakit siya nagretiro. Pero bago ang lahat ha, kung naisusuportahan ang aking channel, just click subscribe and share. San ba nadiskubre si Benji Paras? Bata pa lang siya, naglalaro na siya sa paligid ng barangay sa Santa Mesa at nangarap siyang mag-aral ng high school sa UE. Pero napunta siyang San Beda. At alam nyo ba mga kuis na 13 years old pa lang siya, 6'2 na ang height niya. At varsity player siya agad sa first year pa lang at naging parte ng regular rotation ni Coach Badolato. At si Coach ang naghulma kay Benji at kailangan din nila ng big man nung araw. 1986 ni-recruit siya ng UP. Sa taon ding ito, naging parte siya ng Philippine Youth Team na kung saan nagkaka-average siya ng 16.8 points sa tournament. 1989, as expected, siya ang number 1 pick overall round 1 na pinili ng Shell. Siya ay binansagang Tower of Power hindi dahil sa sobrang laki niya. Sa height niyang between 6'4 to 6'5, sobrang sipag niyan sa rebounds. May pataas na blocking percentage, may mid-range shooting, inside scoring, at may ball handling pa. Ang natatanging abilidad na bagay talaga sa Hall of Fame. At dahil dito, unang taon pa lang nakuha na niya ang Rookie of the Year at PBA MVP sa parehong season. Alam naman natin na siya lang ang tanging player na nakagawa nito. Sa pangunguna ni Paras ay nakakuha ng first title laban sa Anehoram. 1991, umabot sa finals ang Shell at Ginebra. Parang inspired masyado ang Shell na talunin ng Ginebra kaya 3-1 noong laban. Hindi inaasahan ng Shell na makakatabla pang Ginebra at tinalo pa sa Game 7. Pinaka hindi malilimutan yung game winner ni Rudy Distrito. 1992 ang Turbo Chargers kasama si Leo Isaac at Ray Cuenco nanalo ulit sila ng isa pang title laban sa San Miguel. Kaso, matapos nilang makuha ang title dahil sa mga injuries, nagkaroon ng inconsistencies ang performance niya at na-headline dahil sa mga kontrobersiya laban sa Shell. 1993, buong conference na umupo si Benji dahil na-dispute ang kontrata nito sa Shell. Dito na rin nagkalamat ang relasyon ng Shell kay Benji at nagde-demand ng trade patungong Ginebra. Alam nyo ba mga quiz na si Big J mismo ang nag-recruit kay Benji pero dahil hawak-hawak ng Shell ang rights niya, kaya ni-reject ng Shell ang mga trade offer sa kanya. So ang nangyari, sumasideline muna siya sa mga TV shows at labis niya itong nagustuhan. Simula nung bumalik siya sa 1993 Commissioner's Cup, hindi na sila kailanman nakabalik sa finals hanggang sa nakaapak sa wakas na 1996. Muntik na nga nilang talunin ng Alaska Milkmen pero hindi nila nakuha. Yun ang panahon na nag-grand slam ang Alaska. 1998, ang Shell ay nakaharap ang Mobile Line pero nabigo ulit. Sa Governor's Cup Finals kasama si Noy Castillo at Gerald Esplana, nakakuha ulit ng title ang Shell. 1999, nakuha ni Paras ang huling PBA MVP award niya at nag-champion ulit ang Shell. Kaso, year 2000, pinuno ulit ng injuries ang katawan niya at naglaro ng 44 games lamang. 2003, marami ang nagulat na si Benji ay nagretiro. Tanong ng mga fans, bakit ang aga naman? 34 pa lang si Benji noon. Ano bang nangyari? Maraming dahilan kung bakit si Benji ay agad nagretiro noon. Bukod sa mga injuries, hindi na niya natututukan ang mga anak niya na si Andre at Kobe. Pangatlo, nung pumasok siya sa mundo ng showbiz, alam niya sa sarili niya na ito ang gusto niya. Iba raw ang saya sa pag-aartista. So instead na mapilay pa habang kumikita, naisip niya na mas magandang opportunity ang pag-aartista. Tapos ang panghuli ay ang relasyon ng Shell sa kanya. At ito ang nakikitang pinakadahilan ng retirement niya. Gayunpaman, nagpapasalamat siya sa Shell sa binigay nitong pagtitiwala sa kakayahan. Pero parang namiss niya ang pagbabasketball. Kaya bumalik naman siya para sa San Miguel. Sa mga huling yugto, siya ay may total na 10,322 points sa loob ng 574 games. At dito sa San Miguel jersey, tinapos ang lahat. 2013, naging assistant coach siya ng San Beda at pinagpatuloy pang ibang projects sa iba't ibang network. Teka mga quiz, ano na nga ba ang buhay ni Benji Paras ngayon?
Siyempre, alam naman nating lahat yan. Bukod sa siya isang aktor, siya isang businessman na ngayon. Si Benji Paras ay meron ng sariling chicken stores under Bounty Agro Ventures. Ang mga stores niya ay Uling Roasters at Hey Hey Chicken Products. Recently, binigyan din siya ng sariling store ng Chooks to Go. Hanggang ngayon, maunlad pa rin ang negosyo ni Benji. At masaya silang naninirahan ngayon kasama ang pangalawa niyang asawa. Meron na rin silang tatlong anak kay Miss Lixen de Umampo, isang school teacher at commercial model. Siyempre pati si Andre at Kobe, endorser na rin ng Palawan Pawn Shop kasama si... Tada! Mommy D, ang pinaka-gwapa sa lahat. Si Benji Paras ang isa sa mga pinakasikat na PBA player hanggang ngayon. At Hall of Famer po yan. Kaya hindi basta-basta. Yan, si Benji Paras. Okay mga kuys, hanggang dito na lang tayo. Salamat po sa panonood. Stay tuned. Meron pa tayong shoutout. Ngayon po itatawagin ko ng manag pa shoutout. Shoutout naman ako kay Marnet Castaños Official, Michael D, Marlon Abiwela Alon, James Daniel Dorado, Vincent Wills, CJ Santos, Efren Jokno, Dog TV, Ginaro Tsubia, Jay Galdod, Mitch Bagares, Servo Cup, EBR Anchab, Rene Boy Prehinal at kay El Barrios.